Sa 110 million na kabuuang populasyon ng Pilipinas, nasa 50.6 million o wala pang kalahati ang may kumpletong bakuna kontra COVID hanggang kahapon. May 100 milyong COVID vaccines pa ang hindi nagagamit. May babala si Pangulong Duterte sa mga tumatanggi pa ring magpabakuna sa kabila ng banta ng lubhang nakahahawang Omicron variant. Pag hindi nagpabakuna, kung tinamaan yon, the risk of dying this year, 2021, is nandyan. So, bahala kayo. Ngayon, kung maghingi kayo ng tulong sa akin, sabihin ko, hindi ako magtulong sa iyo kasi hindi ka nagpabakuna. Kung mabakuna ka na, wala na akong problema at saka wala kang problema. Ha? Ngayon, kung mamatay ka, bahala ka sarili mo. Muli ring nagpaalala ang Pangulo sa mga barangay na huwag palabasin ang mga hindi pabakunado kung hindi kailangan. Yung hindi magpabakuna at nalaman ng mga barangay captain, sabihin na lang nila, huwag kang lumabas. At kung malabas ka, you'll be escorted. If you force the issue, I said, because the barangay captain is a person in authority, he can place you under arrest and daling ka sa istasyon. Nasa 2.5 milyong senior citizens pa ang hindi bakunado kontra COVID, kaya pinag-iisipan ng gobyerno na magdaos ng National Vaccination Day na tututok sa pagbabakuna ng mga edad 60 pataas. We intend to repeat the successful vaccination days. This time, it will be focused on our seniors. Kailangan po natin hanapin at i-vaccinate ang 2.5 million na unvaccinated seniors. When we speak of the vulnerable, yung pa rin, senior citizens, dyan, they are, they constitute the pool of the vulnerables who will overwhelm our ICU, our isolation beds, ward beds, etc. Pero sa Metro Manila, bukas na idaraos ang Senior Citizen Vaccination Day. Pre-registered o hindi, tatanggapin ang lahat ng eligible seniors sa COVID vaccination sites sa rehiyon. Gagawin ding available sa mga bakunahan ang maraming brand ng bakuna para may pagpilian sila. Ang Caloocan City, inabisuhan na ang mga barangay para himukin ang mga senior citizen na magpabakuna. Sila po ay laging green lane. Sila ay laging uunahin pagdating na sa ating vaccination site. Mas pinabibigyan natin ng pansin yung kanilang mga pangangailangan, lalong-lalo na po bukas. Ayon sa DOH, aabot sa 81% ang proteksyong na ibibigay ng booster shot laban sa malalang sintomas ng Omicron variant base sa pag-aaral sa United Kingdom. Kaya nanawagan din si Galvez sa mga LGU sa Metro Manila na himuking magpabakuna ang nasa 6.5 milyong residente na kwalipikado ng tumanggap ng booster shot o dagdag na dose. We need to revisit the reality that our people's protection should be further expanded and enhanced through the administration of boosters. Plano naman ni Galvez na kausapin si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, para mapadali ang delivery sa bansa ng Pfizer COVID vaccines para sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang at masimula na rin ang pagbabakuna sa kanila. Vivian Gulia, ABS-CBN News.